Hello, Kakichen! Welcome to another episode ng Bojay's Kitchen. And today, magluluto tayo ng isang pansit. Ibig sabihin isang pansit is another kind ng pansit dahil meron tayong bihon, meron tayong kanton. And this time, magluluto tayo ng pansit sotanghon o sotanghon gisado. Ngayon magluluto tayo ng sotanghon gisado. So medyo matagal na natin hindi ito naluluto personally kasi hindi naman ako madalas makapagluto nga ng ganitong pansit. Ang mas madalas is yung pansit canton. So ngayon magluluto tayo ng sotanghon gisado. But first, bago natin lutuin ito, ating mga ingredients ay yung ating sotanghon na binabanda natin sa hot water so para maka-absorb na siya ng water kasi malakas mag-absorb to. And then meron tayo yung ating assorted vegetable na baguio beans, carrots at saka cabbage. Also for also para sa meat nating ng ating sotanghon gisado ay gagamit tayo ng Chinese chorizo and ibi. So hindi tayo gagamit ng iba pang mga pork, especially pork. It's meron tayong chicken cubes para pampalasa and of course yung ating panggisa na bawang at sibuyas. So mainit na yung ating pan. Lagay lang natin yung ating oil. Lagay tayo ng ating oil. And ilalagay tayo ng atsuete. So, yung ating aswete, papakuluan natin siya sa oil. Kasi gusto natin yung ating sotanghon gisado ay magkaroon ng kulay, ano? So, inano lang natin to para makuha natin yung color ng ating aswete. Medyo manaparami yata yung ating nilagay na aswete. Anyway, nandiyan dyan yan. Nailagay na natin. So, yan, no? Para meron tayong natural color ng ating sotanghon gisado. Kung natatandaan ko, siguro hanggang ngayon din, merong isang fast food chain na natitinda rin ng mga cakes. Ang sumikat sa dish na to dahil naging one of the favorites din siya sa fast food chain. So tinanggal natin yung buto ng ating aswete. And then ayan, may kulay na yung ating oil. So ready na tayo mag-gisa. Lagay natin ang ating onions. So mas attractive kasi kung may kulay yung ating sotanghon gisado kasi alam naman natin na ang sotanghon ay puti lang siya, no? And glass noodle siya. So mas magiging attractive kung may kulay yung ating pansit. So lalagay din natin yung ating bawang. Ayan. Tapos lagay na natin yung ating Chinese chorizo. Lagay natin yung ating Chinese chorizo and yung ating ibi. Ayan. Tapos lagay na natin yung ating mixed vegetables. Tapos yung ating cubes. Tapos lagay na natin yung ating i-plano natin siya ng ating pepper. Ginisan na natin yung ating vegetable, ano? Tapos yung ating sotanghon, binabanda natin to sa hot water kanina. Kasi malakas yung mag-absorb ng water, ano?
So, talagyan na natin ng sabaw itong ating vegetable. Medyo damihan natin ng konti kasi malakas pa rin mag-absorb yung sotanghon. Ito yung ating sotanghon. Pagay na natin siya. Hindi tayo nag-season agad-agad ng ating ng patis at saka or salt kasi may lasa at saka may alat yung ating cubes. So hinahinay na tayo sa paglagay kasi baka mamaya magpaalat. So bigyan natin. So, magpapatis tayo. Konting patis. Konti lang kung ayan. Lagyan natin ng konting oyster sauce to give added flavor or lasa dun sa ating sotanghon. So, ayan mga ka-kitchen. Nakaluto na naman tayo ng isang ulam idea or pwede rin pang merienda ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya. And yan, tapos ng ating sotanghon gisado. So plate natin to and magbabalik tayo. Ayan ka-kitchen, nakaluto na tayo ng ating sotanghon gisado. So ito. So sana masubukan ninyong gawin and patuloy lang mag subscribe or patuloy lang mag like and share sa ating mga video dito. And sa mga bago nating viewers dyan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-alert kayo sa mga bago nating videos. So maraming salamat muli sa ating mga ka-kitchen and don't forget everyday cooking can be special basta't ang secret ingredient is always love. Bye!